Hello, hello mga ka-Health Tab. Welcome back to our YouTube channel. At this episode naman, may iba lang tayo mga ka-Health Tab, no? Kasi concern tayo, no, dito sa YouTube natin, siyempre nagtutulungan tayo na magbigayan ng mga information. Ako nga po, regarding sa aking mga collections, sa aking health services, at saka sa aking mga motivations. At this episode naman po, no, since marami po sa atin ang GCash users, no? Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, no? Ng karating bansa natin ay ito nga po. May recently nangyaring transaction po sa akin before, no? Yung ano nga po, ako yung nag-withdraw through online sa aking CIMB account through my GSave. At ay kukwento natin kung paano ako nawalan. Ayun, mga ka-Health Tab. At kung paano ko ito na retrieve, na ibalik sa akin ng pera na nawala. Aba, hindi rin biro nyo mga ka-Health Tab, no? Kahit malaki o maliit na halaga man po yan. Basta siyempre pinaghirapan natin, napaka-importante yan mga ka-Health Tab. Pero bago po ang lahat, pinabati po muna natin Bike Talk si Papa Jack and Mr. Right Live Right sa kanyang YouTube si Bro Rapi Miranda. Si Sir Saldi Lord, give you login sa kanyang Sai Labiari Antipolo. Si Bro Alexi naman sa kanyang Hoops Galaxy. Ayan. Sa akin pong kapatid, Silver Boy Altamirano sa kanya naman pong Ako Sabers Water Refilling Station at saka Saber Motor Parts and Accessories. At Sir Arman Kagampan po, ayun, sa kanya naman pong Army Hong Kong Fried Noodles. Siyempre nakalink din po ang aking mga social media accounts at ang aking 3 best-selling products. Siyempre, Stay Healthy with Choco Bam Bam, Aray No More with Stingray Therapeutic Spray, and Protect Your Eyes with Rapid Natural. Kaya tara po, akin na po yung kukwento sa inyo mga ka-Health Tab. At ayun nga po mga ka-Health Tab, nung last Friday lang, ay nag-try po tayo mag-withdraw. Ako po sa aking GSave, sa aking GCash, no, na powered nga by CIMB, na nag-withdraw nga po ako noon na 10:37 PM yung una. So nung nag-try ako mag-ano, ayun, i-ano sa akin yung aking code, yung MPIN or yung ano, yung OTP, yung never share with anyone po mga ka-Health Tab, no, kapag may mga ganun po. Yung isang ano, babala lang din po ay yun nga, tawag dito, ayaw niya mga ka-Health Tab. Wala pa po kay idea nun mga ka-Health Tab na system maintenance po ang G-save that time. So na-try ako, in-input ko yung pin nun, no, at wala nga nag-re-reflect na nung ipinapasok ko na wala po papasok na okay ang aking ano, okay ang aking transaction. So ang ginawa ko, na-try ako the second time around. Ayun, wala nang te-text sa akin. So na okay ang transaction, no. So sa second akin na pag-try ay yun nga, in-input ko ulit, panibagong OTP yan eh, kasi magre-request ka ng new OTP once na lumipas na yung ano, yung I think it's 60 seconds, no, na bibilangan niya. Kapag hindi mo na-input yung una, ay pag gusto mo mag-request ng panibago, baka sa tingin mo kasi hindi applicable yung una, no. So nag-try ako ng request ng panibago. So ayun nga po, wala na naman po akong na-receive na text confirmation, no, na ayun nga po. Nung chinek ko po sa aking GCash GCash na account, isa may pumasok naman po. Ayun, na isa 2150, no, yung hindi ko alam kung sa una siya o sa pangalawa pumasok mga ka-Health Tab. Ayan. So, sabi ko, okay ah. Sabi ko sa kausap ko ano nung gabi na yun ng aking girlfriend, si Mochas Le Clara Borco. Sabi ko, nagdalawang beses ako nag-try. May isang pumasok. Okay na kaya isa, no? Hindi naman siguro ko makakaltasan mga ka-Health Tab. Ayun na. At sabi ko, pinagpabukas ko na to. So, yun nga po. Nakita ko naman, nag-reflect siya. Pero wala akong text message na na-receive, no? Hindi ko alam kung bakit. Na ayun nga. So pagtingin ko ng kinabukasan, sabi ko, nabawasan ako ng 2150. Ayan. Nung tiningnan ko yung aking G-save naman, yung laman, no, sabi ko parang hindi lang 2150 mga ka-Health Tab, dalawang 2150 ang nawala po sa akin. So asan na yung isang 2150? So wala naman nagre-reflect sa text. So tiningnan ko ngayon yung chat sa akin, no. So dalawa nga, may na-receive ako from CIMB na ay nga na debit transaction, dalawang pumasok, isang 10:37 PM tsaka isang 10:38 PM. So ay nga, sabi ko, aling kaya sa dalawa? Kasi nagtingin-tingin din ako sa mga YouTube vlogs na kung paano nga, no. Siyempre tayo dito sa YouTube, nagtutulungan tayo, no, para ma-disseminate information kapag may mga problemang ganito. Ay nga, tinignan ko rin mga ka-Health Tab.
At base sa mga pinanood ko, mga kaelta, yun nga, sabi, unang dapat gawin ay gumawa ka agad ng report or ano, doon sa may help, doon po sa may Gcash, no? Makikita nyo po yan sa profile ninyo. Kapag sinilik nyo po yung profile nyo, ngayon kasi, dati kasi dito sa may left side, no, may parang hamburger button. Ngayon, dahil updated na po yung ano, recent na po yung aking Gcash app, is nasa baba na po yung profile. So, pinindot ko po yung parang yung parang katawan ko na may ulo, no? Ayun. So, yung icon na yun. Tapos, ayun nga, makikita mo dun sa, I think pangalawa sa baba o pangatlo yung health. So, nagpunta po ako dun sa health. Tapos, pinindot ko yung ano, yung Gcash ticket. So, yun. So, nag-create ako mga kaeltab ng aking ticket. So, dun lang, input mo nga yung mga information mo dun mga kaeltab, no? So, yung name, yung phone number na gamit mo sa Gcash. Tapos yung email address mo, pwede ka rin mag-attach mga kaeltab kung anong gusto mong i-attach na document that time na proof para maano nila na yung transaction mo hindi. Actually, na-push through eh. Hindi lang talaga nag-reflect mga kaeltab sa akin Gcash account. So yun nga mga kaeltab, nagawang ko siya ng ticket, nakalagay nga lang doon. Chat is unavailable at this time but you can make a ticket. So yun mga kaeltab. So, ayun nga lang kung nabawasan ako eh. So nung chinek ko naman po, doon sa aking email, kaya na nabanggit ko kanina, dalawang transaction, isang 1037, isang 1038. So, tanong ako sa girlfriend ko, kay Mochus Lee, sabi ko, katingin mo ano kaya yung hindi nag-reflect dyan na ano. Sabi niya, ako kasi sa tingin ko yung ano, 1037 PM eh. Sige, yung una. So, yun ang ginawa ko ng ticket mga kaeltab. So, follow up ako. Mga kaeltab, Friday nangyari yun, Sabado kasi. So, kapag mga ganyan ano, transaction mga kaeltab, bumawa ka ng ticket, hindi pa kagad maasikaso yan pag weekends tsaka holidays. Eh, nataon nun, Sabado is a weekend tapos ng Linggo na nag-holiday pa, May 1. So, nitong May 2, no, doon lang talaga ako nakapag-follow up din. So, nagka-try naman ako mag-chat doon sa virtual assistant garang nga lang doon si Jean, no, tapos binibigay ko yung aking ticket number na nakalagay naman doon na handle na yung agent. Tapos, maya-maya, nakita ko may email na sa akin ng ano yung Gcash Help Center na yun nga na don't you worry daw 2 to 3 business days ay may lalagay sa aking Gcash account na may magte-text nga mag-notify mga kaeltab na magkakaroon ng adjustment yan mga kaeltab. So ako naman syempre medyo kabado mga kaeltab no kasi syempre pinaghirapan ko yun no. Dalawang 2150 kasi yun. So yung isang 2150 is wala pa mga kaeltab kaya naman eh po, siyempre, pinaghirapan din natin ng pera na yan. Kaya, worried din tayo mga kaeltab, no? So, ito na mga kaeltab. So, yun nga mga kaeltab, tumawag ako sa CIMB na mga kaeltab. Kasi, tawag ito, alam ko yung GSave is under CIMB, no? So, mahirap matumawag mga kaeltab, eh. Kasi, sa hotline nila, mga 30 minutes din ako nagantay nun mga kaeltab. So, tiyagaan, no? Na, alam ko na ayun, tinawag ko nga siya sa isang ano, sa isang customer service representative. Pero ang bilin pala sa kanila mga kaeltab ng CIMB noon na ayun nga dahil under system maintenance no nakaraang Friday over the weekend is ayun nga they working out, no need na ibigay ko aking info regarding doon sa ano sa CIMB ko kung kailangan ko bibigay din yung ticket ng ano ng Gcash or hindi. Na sabi naman nung ano nung customer services hindi na at ayun nga ang kagustuhan ko rin naman, kahit saan ka magtanong, kahit dun nga sa FB page ng Gcash, no, na nag-comment nga rin ako dun dahil maraming ang mga ganun pangyayari din that time is nagko-comment naman sila na binigay na nila sa kanilang working team yung aking concern para naman magawa ng paraan. So, siyempre, sa first time mangyari yung mga kaeltab, no, tsaka hindi lang siya, sabi ko nga, kanina, maliit o malaki man, pero yun, medyo malaki yung mga kaeltab kasi 2150 siya. So, ay nga. Inantay ko, mga kaeltab, sabi ng customer services sa, yun nga, Friday nangyari, so inabutan ng weekend, so iano ko raw, mga Thursday, expect ko raw. Kasi, after tumawag ako ng Monday, isa, ngayon nga, Tuesday, mga kaeltab, no, isa holiday daw, isa end of the Ramadan. So, sabi ko mga kaeltab, sige, antayin ko pa. Pero, sabi ko, pagdating siguro ng ano, ng Wednesday at wala pa is tatry ko na rin tumawag, no, mga kaeltab, ng Thursday. Kasi, kung bibilangin mo yung ano, from Friday, yun nga, naging Sabado, Linggo, tapos Monday, Tuesday, Wednesday, sabihin mo nang di-counted yung Tuesday, no, so Monday and Wednesday is 2 business days.
2 to 3 kasi. So, sabi ko mga Thursday, tatawag ulit ako mga kahertab. So, ito naman. Pagdating ng, ito mismo. Ayun, mga bandang, ayun, paggabi ng mga kahertab, no? Natutuwa naman ako. Kasi before nun, nag-chat na rin ako kasi nawalan nga kami ng internet this past weekend din, no? Sabi ko, hindi ko nga rin sila matawagan kahit no weekend. So, nung Monday ko na natawagan is, ayun nga kanina, naisip ko na mag-chat din ako, no, sa aking CIMB na app. So, yun, inano ko rin, no, parang ginawa ko rin sa GCash noon yung ticket concern, pero hindi nga lang ako nabigyan ng ticket dito, pero ayun nga, nailahad ko mga kahelotab yung aking nangyari nga nung Friday. At same din, na hindi nag-reflect sa aking GCash account from my GSave na nag-withdraw ako mga kahelotab. So, ayun nga, may nagsagot naman doon na parang customer care representative din nila. And ayun ba, alam nyo mga kahertag, after po noon, expected ko pa dapat na mga Thursday, Wednesday o Thursday pa, no? Aba, maya-maya lang, syempre si AMB na yung nilapitan natin. Ayun nga po, bigla na lang po nagkaroon ng adjustment. Ayan mga kahertag, nakuha ko na po, yes, finally, ang aking hard-earned, no? na 2,150. So, yun po, bigla ko na po naisingit itong ating... mabilis ang episode na to na malaking tulong, no, lalo na sa ating mga gumagamit, no. Siyempre GCash number 1 po yan mga kahertab na online pagdating sa pwede na rin mag savings, no, sa mga transactions, online wallet nga ngayon mga kahertab, no, na marami talaga tumatangkilik at yun nga powered by CIMB Bank, no, na marami nga rin nag-save kasi malaki din ang interest niya, no, kada month makikita mo umabot sa yun nga 2.5. Kapag malaki pa laman ng pera mo talaga niya, pwede umabot ng 4%, no? So, yun. Sasabi ko lang, yehey! Yun na, balik na. Adjusted na sa aking GCash wallet, yung aking account, yung 2,150. So, maraming salamat po, mga kahertab. Until next time with our YouTube video, no? So, mag-ingat po ang lahat. Take care and, ayun, ayos na. God bless!